Magandang araw mga idol. Isa ka ba sa mga naniniwala na kapag pera ang usapan, may mga taong gagawin ang lahat kahit na alam nila na may maagrabyado? Kung naniniwala ka dito, para sa iyo ang kwento natin ngayon, idol. At kung bago ka lang dito sa aking munting channel, pakipindot naman po ng subscribe button. At isama mo na rin ang notification bell para manotify ka sa aking mga susunod na inspiring na mga kwento. Maraming salamat po. Sa isang hasyenda, may isang mansyon ang nakatayo. Dito sa hasyenda at sa mansyong ito, iikot ang ating kwento ngayon mga idol. Kahit sino sa atin mga idol, hindi gugustuhin magkaroon ng madrasto o madrasta. Dahil iba ang pagmamahal ng tunay na mga magulang. Kaya hali kayo mga idol at tunghayan ang nakakaiyak at nakaka-inspire na kwento ng batang si Patricia at ng kanyang kabayong si Arthur. Si Patricia ay 5 taong gulang na ngayon. Ang ina niya namatay noong ipinanganak si Patricia. At dahil wala na ang kanyang ina, nag-asawa ulit ang ama niya. At ang napangasawa niya ay may anak na rin na isang babae na 23 taong gulang na. Ang bait ng madrasta at ng anak nitong babae kay Patricia. At makalipas ang 1 taon, nagkasakit ang ama ni Patricia at lumala ito ng lumala hanggang dumating na sa puntong hindi na niya kaya ang sakit na dinaramdam. Bago pumanaw ang ama ni Patricia, ibinili niya sa bagong asawa na alagaang mabuti si Patricia. Ngunit biglang nagbago ang lahat, lalong-lalo na ang ugali ng kanyang madrasta. Matapos basahin ng abogado ang testamento ng ama ni Patricia. Dahil ang nakasaad sa testamento ay 20% lang ang para sa madrasta ni Patricia at ang natitirang 80% ay para na lahat kay Patricia. At magmula noon, pinagmamalupitan na siya ng kanyang madrasta dahil ang tanging paraan lang para makuha nila ang mana ni Patricia ay kung tumungtong na ang bata sa 18 taong gulang o kaya'y mamatay. Ang parte ng madrasta ni Patricia ay sinugal nila ng sinugal kasama ang kanyang anak na babae. Ang kanilang tinatayaan ay ang karera ng kabayo dahil may iniwan na kabayo ang ama ni Patricia. Mahal na mahal ni Patricia ang kabayong ito dahil kinakausap niya ito, tila ba nakakaintindi ito sa kanya. Ang hindi alam ng bata at lahat ng tao sa kwadra na pumasok ang kaluluwa ng ama ni Patricia sa kabayo. Isinabak na sa unang karera si Arthur. Tinayaan ng malaki ng madrasta niya at sa kabutihang palad nanalo ito. Masayang masaya ang kanyang madrasta at nagpahanda ito dahil napakalaki ng kanilang panalo. Habang nagsasaya ang madrasta at kanyang anak kasama ang mga bisita nila, lumabas si Patricia para kumain sana. Ngunit hindi pa nakakakuha ng pagkain si Patricia, tinawag siya ng kanyang madrasta. "Hoy, ikaw na bata ka. Bakit ka na dito?" tanong ng madrasta. "Kakain po sana ako, tita. Gutom na po ako," sagot ni Patricia na nakakaawa. Dahil tanghalian na ngunit hindi pa nakakakain ng bata kahit agahan, pinapasok ng madrasta si Patricia sa loob ng bahay at pinagalitan. "Ikaw na bata ka, kung nagugutom ka, doon ka kumain kasama ng mga katulong. Huwag dito sa amin dahil hindi ka bagay dito," wika nito sa bata. Nakita ng hinete ng kabayo si Patricia at ang ginawa sa kanya ng kanyang madrasta. Kaya dinala niya ang bata sa kanyang kubo sa kwadra at pinakain. "Napakabait mong bata, bakit kanila ginaganyan?" wika ng hinete. "Hindi ko po alam, Kuya Bong. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila, pero hayaan nyo na po sila, okay lang yon," nakangiting sagot ni Patricia. Dumating na ang gabi at oras na ng hapunan. Ngunit hindi sinabay ng mag-inang madrasta si Patricia sa hapunan. Hindi nila ito tinawag upang kumain. 10:00 na ng gabi kaya lumabas si Patricia sa kanyang kwarto upang maghanap ng pagkain. Nagbukas ito ng refrigerator at nakita siya ng kanyang madrasta. Sinigawan siya nito. "Hoy, anong ginagawa mo dyan? Sino ang may sabi na magbukas ka dyan?" Sumagot si Patricia. "Kasi po tita, hindi pa po ako kumakain. Nagugutom na po ako." Ginaladkad ng madrasta si Patricia papunta sa kwadra. "Sumasagot ka na ngayon sa akin, kaya dito ka na tumira magmula ngayon," sambit ng madrasta habang kinakaladkad ang bata papunta sa kwadra ng kabayong si Arthur.
Umiyak nang umiyak si Patricia at ilang saglit nakita siya ng ama na nasa katauhan ng kabayong si Arthur. Nilapitan niya ang anak at dinilaan ang kamay nito dahil awang-awa siya dito. Arthur, bakit ka nandito? Bumalik ka sa kwadra mo. Nakita na naman ang hinete ni Arthur si Patricia at tinanong, anong ginagawa mo dito? Gabi na, pumasok ka na. Dito na po ako, titira mula ngayon dahil nahuli po ako ni tita na naghanap ng pagkain sa ref. Dahil hindi pa po ako naghahapunan. Pinagalitan niya ako at sinabihan na dito na ako titira, sagot ni Patricia. Halika sa kubo at kumain ka, sabi ng hinete. Habang kumakain si Patricia, kinausap ito ng hinete. Mula ngayon, dito ka na lang sa akin. Kung ano ang hain sa mesa ko, ayon ang pagsasaluhan nating dalawa. Maraming salamat po. Napakabuti niyo pong tao, sambit ni Patricia. Hindi ka naman dapat pagmalupitan dahil napakabait mo at ng iyong ama ay napakabuti sa aming mga trabahador. Kinabukasan, pumunta ang madrasta sa kwadra at nakita niya si Patricia sa kubo ng hinete. Aba, may naawa pala sa iyo. Magmula ngayon, dito na yan titira, sabi nito sa hinete. At bago ko makalimutan, ihanda mo si Arthur dahil bukas ay ikakarera siya at itataya ko lahat ng minana ko sa aking asawa. Dahil alam kong mananalo naman yan, dagdag pa nito. Agad na sumagot ang hinete, upo ma'am. Narinig ito ng ama ni Patricia na nasa katauhan ng kabayo at galit na galit ito sa madrasta. Kaya sinabi nito sa isip niya na humanda ka dahil ipapatalo ko ang karerang ito. Dumating na ang araw ng karera at totoo nga tinaya lahat ng madrasta ni Patricia ang lahat nitong pera. At sa kalagitnaan ng karera ay tumigil sa pagtakbo si Arthur dahil nandoon nga ang kaluluwa ng ama ni Patricia. Galit na galit ang madrasta at dalidaling umuwi. Ubos lahat ang pera nila pati mga kagamitan sa loob ng bahay. Kaya nag-isip ito ng paraan kung paano nila makukuha ang mana ni Patricia. Isang gabi, pinabalik ng madrasta si Patricia sa mansyon at doon ulit pinatulog. May plano pala ang mag-ina na patayin si Patricia para makuha nila ang mana nito. Narinig ni Patricia ang kanilang plano kaya tumakas ang bata at nagsumbong sa hinete ni Arthur. Itatakas sana ng hinete ang bata ngunit naabutan sila ng madrasta ni Patricia at may dala itong baril. At nung tangka nitong barilin si Patricia, dumating ang kabayo na si Arthur na nandoon ang kaluluwa ng ama ni Patricia at sinalag niya ang bala na si Patricia sana ang tatamaan. Tinamaan ang kabayo sa ulo kaya namatay ito at lumabas ang kaluluwa ng kanyang ama sa kabayo at pumasok ulit sa hinete. Itinakas ng ama ang anak sa katauhan ng hinete. Naging matagumpay ang ginawa nilang pagtakas at nag-usap sila. Anak, pasensya ka na dahil iniwan kita ng maaga. Naguguluhan si Patricia. Ano pong pinagsasabi niyo, Kuya Bong? Tanong ni Patricia. Ako ang ama mo, Patricia. Ibinibili na kita sa Kuya Bong mo. Alam kong aalagaan ka niya ng maayos. At doon na lumabas ang ama sa katauhan ng hineteng si Bong. Nakulong ang madrasta at ang anak niyang babae. At si Patricia ay inalagaan ng maayos ng hineteng si Bong. Hanggang dito na lang po, mga idol. May mga taong sadyang gagawin ang lahat para lang sa pera. Yun bang handang mamatay at pumatay para lang makuha ang inaasam na yaman? Mahalaga naman ang pera sa panahon ngayon, ngunit maraming mabubuting paraan para magkapera, mga idol. Hindi yung gagawa ka ng bagay na pagsisisihan mo rin bandang huli. Salamat po sa pagsubaybay sa aking kwento ngayon. Sa uulitin, mga idol, paalam.